Ayaw ko munang gawin. Bakit? Eh, gagawin ko yon. Gusto ko lang mag-live po, mga kalabs. Kasi, gusto ko mag-live. Gusto ko mag-live kasi, mga kalabs, para baka warningan na ako ng YouTube. Wala pa akong upload. Nag-upload ako kung ano-ano na lang in-upload ko. Kung napansin niyo po yung upload ko, walang end. Kasi, kumbaga hindi in-edit ko na lang. Kasi nga, bawal makita yung mukha nung alaga ko. Kasi, parental guidance yun. Bawal yun. Kaya, ganun na lang. Kumbaga parang, pinakita ko lang yung lugar ng dati kong amo ng 10 taon. So, nakakaalam, ito na po yun. Tatlo kami. Yan, konting pakita lang. Yan, pumasok yun ngayon. Sila. So, yan, gusto ko lang i-share. Yun nga, hanggang umuwi ako, ayaw pa niya akong pauwiin. 8 o'clock na ng gabi. So, kaya ginabi na po ako. So, in-edit-edit na lang ng ganun yun. Hi, Ma'am Maria Lourdes Ivina! Shoutout po! Hi! Kamami Love! Hello po! Oy! May nag-birthday! Joy Olivera Paolo, hi Ate Kla, kumusta ka pa? Bati naman po ng birthday ko. Oy, Joy Olivera Paolo, happy birthday. Teka, stop ko to. Okay. Joy Olivera Paolo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Joy Olivera. Happy birthday, Joy. Yeah. Shout out po sa inyo. Yung na-miss ako, thank you, nandito kayo. Sa hindi ako na-miss, okay. Oy, kahit simple lang yung live natin ngayon, no? May 64. Kalab sa shoutout, mega love sa shoutout po sa 64 na nandito ngayon. Happy birthday, sabi ni Cherry kay Joy. Thank you, Joy. Anong handa natin ngayon? Mukhang marami kang iniluluto ngayong oras na to. Jocelyn Gatbodera, shoutout. Hello, Kamami Loves! Shoutout na lang po, Ma'am Kamami Loves. Hi, class, sabi ni Candelaria Nagir. Shoutout po. Shoutout ko lang po ang ating yan, kay Ma'am Arlene at kay Chriselle at Sir Dom, yan. Ma'am Golden Angel, shoutout po sa'yo. Lord Miliano and Janet Arsenio, shoutout. Daisy Biasod, si Daisy namumroblema kasi nag-day off din po ang kanilang wifi ngayon. Kaya, alam niyo na. Peps Escobal, shoutout sa'yo. Emilita Cortula, Ma'am Emilita, shoutout. Kay Locana, Ma'am Kay Locana, where are you? Shoutout po. Ingat ka po, Ma'am Kay Locana, at nabalitaan ko parang may pinuntahan ka. Loretta Paho, shoutout na lang sa'yo. Kung hindi mo ko na-miss, you can go. Pero maraming nakamiss sa akin. Yan, thank you, Kla. Yan o, katulad ni Jay Olivera. Shoutout po. Tatandaan ko po lahat ng mga pangalan nyo at ililista ko yan. Loretta, magkita-kita tayo by July.
Okay, nag-imbisa na ako mag-ista. Sabay screenshot. Para meron ibigay siya. Yan. Sige, salita pa. Para ano. Malaki-laki pa space nito. Okay! Joy! Thank you, Ate Kla. Ang saya naman. First time may bumati sa akin dito sa live. At bumati po ng marami. Thank you po. Thank you din! Yan. Oy, Javier, shoutout sa'yo. Sonny, kilala, shoutout po. Ayan, Ma'am Evelyn and Sir June Apilado, shoutout po, ma'am. Ingat kayo lagi. Ma'am Libertine, Nanay Libertine, shoutout. Ma'am Miles and Belle, shoutout po. Ayan, Limber Gilbert, Linkies, at Little Q. Shoutout po sa mag-asawang yan. Meloy, Ibina, Virgie Malubay, Cherry Rapaha, and Gemma Marcelino, shoutout po. Lisa Valenzuela, J.A. Mandy Crap from Bicol, Gemma Mapagdalita, na magdadala ng pili. At Rafael, Lindonesa, Susan Francisco, Anib Calib, kay Nanay Erlinda Acebo, Mila Rose Velasquez, at kay Nanay Hortensia Labayo, Rogelio Di Guzman, Ma'am Flori Pupa, kay Ma'am Flori Pupa, shoutout po. Mila Corpus, Ma'am Mila Corpus, thank you po ulit. Rootski 11, Senong 6, Norway 942, and Juliet Kalalang. Shoutout po sa lahat. Yan, oh, meron pang bagong sulat. Girl, Linis, OFW. Okay. Sabi sa inyo eh, naantay ko lang to eh. Screenshot. Para sabihin hindi nila sinabi, sinabi nila. Okay, sino pa? Lumabas na kayo para mailista na. Ma'am Derman Abelera, shoutout po. Ang galing. Ay, kumusta po? Ulitin ko, nung pumunta kami ng consulate, marami kaming nalaman. Yan. At mayroon isa doon na nakarinig. Yan. Nakarinig kung ano yung mga sinabi sa amin. At nag-start na tayo. Kailangan na natin yun. I-start na natin hanggang makauwi tayo ng July. Shoutout, Ma'am Danica Talibog. Yan, shoutout daw. Ma'am Denmar Abilera, shoutout po. Yan, Janet Arsenio, kaway-kaway. Yan, shoutout sa inyo. At wala lang. Sabi ko, mag-live lang ako ngayon kung may manonood. Eh, alam ko naman mga ka-loves, nandyan pa rin kayo. Yan, okay. Hi, Janet! Siguro mamaya, Janet, pagkatapos ko mag-live, kwento, usap ka, tawag ka. Yan, okay? Kaya ako nandito kasi meron akong nabasa. Okay. Sabi niya sa 1 Thessalonica 4:13, huwag malungkot na gaya ng iba na wala ng pag-asa. Minsan, yung pagka minsan nagmumuni-muni ka, 'di ba, parang nalulungkot ka. Pero when a word of the Lord came from your mind, na parang sinabi niya, huwag malungkot na gaya ng iba na wala ng pag-asa. So, you don't have to be afraid, you don't have to be scared, you don't have to be lonely. If you know who God is, if you know His will in your life, if you know na there's still hope, diba? There's still hope. Kaya sa nagbe-birthday ngayon, God bless you, and more birthdays to come. I pray more lives, more and more, even abundant life na mabless ka ngayong araw na to. Yan. And happiness came from God. Okay? Kaya I wish you happiness. I pray for your happiness. I pray for your healing. Kay Joy, na nag-birthday ngayon. And I pray for the peace. Yan. Sa buong pamilya mo. Yan. Thank you. Alma Balsita, shout out. Malapit na ang July. Alam nyo na ang gagawin nyo. Ilang buwan na lang yan. Kaya may gathering tayo. At kailangan ko rin mag-gather some information. Yan.
tandaan po natin yan. At katulad ng hiniling ko, kung nandito kayo tapat bilang kalabs ko, sana pag uwi ko, supportahan nyo pa rin ako dun sa plano kong gawin. At sana manalo tayo. Yun lang. Salamat po. Hi, Ma'am Golden Angel. Nandito po kayo. Yan, natulog na po ba kayo, Ma'am? Yan, Ma'am Golden. Yan, nandito rin ang ate ko. Shout out. Thank you sa mga palab-love heart nyo. Paki-share naman. And kung wala lang to sa inyo, huwag na-share. Paki-share naman and subscribe sa mga channel nyo, sa mga, yan, sa FB nyo. Thank you po sa mga nag-share. Sa FB nila, nakikita ko. Thank you po. Sobrang salamat. At, ayun. Thank you. Ayan. Jocelyn Baleras. Shout out po sa inyo. Yeah. Word of the day, sabi ko. 1 Thessalonica 4:13. Tama ba? Yan ang isashare ko ngayong araw na ito sa inyo. 1 Thessalonica 4:13. Huwag malungkot gaya ng iba na wala ng pag-asa. There is still have hope in His name. There is still have hope when you hold on to God. Yan. Huwag tayong makakalimot na meron pa rin nagmamay-ari ng lahat ng ito at nasa taas lang yan. Nakasubaybay sa atin. Hindi mo pwedeng itago kung ano yung mga totoong nangyayari. Yan. Thank you po, Ma'am Candelaria Naguit. Madalang daw siya. Comment, mananahi kasi ako. Okay lang po yun, Ma'am. At enjoy lang tayo lagi sa trabaho natin. Kahit maliit o malaki yan, as long na alam mong nag-enjoy ka sa trabaho mo, continue lang. Ang sarap kaya nung, alam niyo po, nung 10 years, nung unang buwan ko, Hi, ABCD! Hello, ABCD! Noong unang buwan ko, hinihiling ko na na-iterm ako ng amo ko. Kasi grabe ang suffering ko sa amo ko. Grabe po talaga. Hello, Sir or Ma'am Rootski 11. Shoutout po. Nang 10 years, pero hindi ko in-expect maaabot ko ng 10 years. Alam niyo po, yung every month na lilipas, sinihiling ko lagi, terminate na ako. Kasi, nakakapagod po. Parang, nandun yung part na nanginginig na yung mga tuhod ko. And then later on, nung nakakilala na ako, naging Christian tayo, dun ko, hindi ko inaano ka, it's not in your religion, okay? Yung relation mo sa Panginoon. When I know the word of God, I know how to handle. Kumbaga parang, alam mo kung saan ka hahawak. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong masanay kasi kailangan kong kumita. Kailangan kong masanay, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong lumaban. Hindi ko namamalayan. Kada month na lumilipas, sinasabi ko lagi, terminate na ako ni Amo. Please terminate na ako. Kasi talagang yung may time pa na pinaglilinis ka ng bintana ng Lola, ni Lola. Tapos biglang tumulo yung aircon sa taas. Di syempre nadumihan ulit. Grabe po talaga yung parang sorry ah, minsan naiisipan mo bang, pwede bang tumalo na lang? Kasi sa pagod po. Pero, naalaman ko na lang. Ba parang, na-realize mo, when you enjoy your work, when you love your work, hindi mo namamalayan. Natapos ko yung 2 years contract ko, and nag-renew ulit ako. Every time naman na mag-renew ako, lagi ko sinasabi, This is the last. Hindi na ako mag-renew. Kasi po talaga, grabe yung pagod. But, nare-remind ko yung sarili ko, ano ba yung mga positive na nangyari nung nandun ako sa employer nyo. Kesa hanap ako ng iba na mas malala pa yung maaabutan ko. Eto, kilala ko na sila. Napamahal na yung mga alaga ko sa akin. So, I'm gonna stay. So, natapos ulit ang 2 years, hanggang napapamahal na ng lubusan yung mga alaga ko sa akin. And nare-realize ko na lang, bakit ba ako puro sa reklamo? Why not love your work? Enjoy every day, every time. Enjoy ka lang. And nare-realize ko, 10 years na. Wow. 10 years na akong nagtitiis.
Hindi, I mean, na-realize mo, nag-enjoy ka. Suffering, andun yung... Kasi kung wala pain, walang mga iyak-iyak dyan, mot-imot dyan, hindi mo naman mararamdaman na nag-i-enjoy ka eh. Diba? Minsan, kailangan na maranasan natin yon para maging matatag tayo sa trabaho pinapasok natin. Kasi kung mababa lang yung ano mo, wala, parang... Madali kang susuko. Yan, oo. Magkita tayo lahat sa Baguio. Papasyal po talaga. Sana lang po walang bagyo. Para makarating kami ng Baguio. Yan. At, yun nga. Natapos ng 10 years. At, tingnan mo, pumasyal ako. Kung nakita niyo yung vlog ko ngayon, yung upload ko, pumasyal ako doon. Kasi tinawagan ako ng alaga ko. 14 years old na siya ngayon. Ngayong 8 kahapon pa na birthday niya. Saylo, happy birthday! Wayang, ngayon kita, ge. Kahapon po ay birthday ng bunso kong alaga na si Saylo at ay Brandon Chen. Happy birthday, Brandon Chen! Yesterday, I forgot, but I remembered in the morning, but I forgot to chat you, okay? Saylo, happy birthday! And I wish you all the best. And I pray na that you invite me once again in your house, Saylo Chai. And I love you, Brandon. Yan, second son ko na yan kung titignan ko siya. Yan, napakalambing na bata. At sobrang minahal ko. Yun yung naging parang isang part na naging malakas ako, naging nag-stand na magpatuloy na mag-work sa kanila. Kasi pag every time na i-open ko na yung door, sa lip pa lang, sinasabi ko na, Lord, tulungan mo ko. Kung ano man yung ma-encounter ko, natatrabahuin ko ngayong gabi, help me to strengthen me, help me na makayanan ko bago man lang ako matulog. Alam ko kasi, for 10 years, diba, kumbaga, nasanay ka na meron kang gagawin pagdating mo. And lagi ako nagmamadali nun, as in nagmamadali. Na parang humihinga ako ng malalim sa elevator pa lang. Pagbukas ng elevator, doon na ako nagsasabi na, pagbukas ko ng kino, Lord, help me kung ano yung ma-encounter ko na trabahuin dito. Help me and strengthen me. Pag open ko, yayakap agad yung bunso. Yung dalawang alaga ko, ate! So, nawawala na yung pagod ko. Yung parang sinasabi ko, I love my job. For 10 years, and then, later on, akong tsaba ako na si Lola pag may mga damit na itatapon yung amo ko. And tinatamad si babae na ilagay talaga sa baba para itapon. Iniiwan lang sa may pinto. Ang ginagawa ng Lola ko, siya nagbubukas ng pinto para umalis yung mga amo ko. Pag sarado, tatawagin ako, Dalita, gumay mga damit. So, naging ganun ka-close yung Lola ko sa akin na parang, dali, itago mo, ganyan, iuwi mo sa Pilipinas, kasi sayang po, ang gaganda ng mga dami, tapos parang tinatapon ni amo. Pero si Lola, wala po talaga siyang tinatapon at binibigay niya sa akin. So, pati yung hanggang sa yung mga pinaglumaan ng mga alaga ko noon, kasi magkasing edad yung panganay ni ma'am at siya panganay ko. So, pag anak ko, kumbaga parang, pag may luma, kahit ilang buwan pa lang nasuot ng mga sapatos, damit, sasabihin agad ng amo ko, ipadala mo to sa Pilipinas para sa anak mo. Ganon, ganon ka ano, yung amo ko. At for 10 years, they never told me that pangit ang ugali mo, ang pangit ng ugali mo. For 10 years, kaya bilib ako sa mga taong sa camera mo lang nakita eh, kala mo, usgan ka eh, parang kilalang kilala ka. Ay, Daisy Biason, nakapasok ka rin, thank you. I'm waiting for you, Daisy Biason. Yan, Ma'am Golden Angel, thank you po sa pa-heart. Ayan. Ayan. Good job talaga, ayan, good job. Ayan, diba? Umaga, for 10 years, they never said na... Sa totoo lang, for 10 years, kung pangit ang ugali mo, di ka tatagal sa amo mo ng 10 years. 2 months, 3 months, terminate ka agad. Kaya nakaka-ano yung mga tao. Ah, meron pa pala dito. Sabi niya, ah,
huwag pansinin. Kumbaga, huwag pansinin kung anong meron nangyayari kasi ang mundo ngayon, dumidilim lalo. Habang tumatagal, dumidilim. Kung ano yung mabuti, nagiging masama. Kung ano yung masama, nagiging mabuti na ngayon. Kumbaga, parang, yun naman eh, mapapansin nyo. Bakit mas nai-encourage yung tao na gumawa ng, alam nyo na, than sa mabuting way. Kung titignan mo, halos dumadami yung ano, diba? Kaysa doon sa mabubuti. Why? Because God said to His word na the world is not going well or magiging maganda palalo ang mundo. No. He said, unti-unting madidestroy ang mundo. Kaya anong ine-expect natin? That people will love. Ah, sabi nga, diba sa Matthew, the people will love themselves. At magiging greedy pa sila, lalong-lalo na pa. Lalong-lalo silang magiging greedy. So, don't expect na people will love us. Okay? Kahit ngayon lang natin yan na-meet, some people don't love us. Lalo na pag nakita pa lang mukha natin, ay, ayoko dyan. Wala pang ginagawa, hindi niya na gusto. Kasi, pero hindi mo masasabi na gawin mo yung lahat para lang mahalin ka ng tao. No. Hindi mo mapi-please lahat ng tao. Kaya, kaway-kaway na lang sa mga hindi nakaka-appreciate sa akin. Marami pa rin pong salamat sa inyo. At hanggang sa muli. Hanggang sa muling pagkikita. Sabi nga, huwag malungkot na gaya ng iba na wala ng pag-asa. So, we are the people of many hopes. Lalo na kung ang hope mo ay nasa Panginoon. Yan. Diba? Huwag daw matakot. Oo. Diba? Sabi niya, manalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Sa Awit 34:4, pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Diba? Why are you afraid of those people when you know that the Word of God is hearing, naririnig mo yung Word of God? Alam mo ba't mo naririnig yun? Alam mo kasi sa sarili mo wala kang ginawa. Alam mong malinis ka. And you hear that word. Awit 34:4. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. You see, when you pray, God, you feel it. When God speak unto you, diba? Kaya, halata ba akong stress? Diba, hindi natin kailangan i-stress yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman, kumbaga, hindi naman kailangan na, kasi parang, you do your best, you do your part, you give it all, and then later on, hindi pa rin kontento or masaya yung tao o kaibigan natin. I mean, yung mga tao na kasalamuhan natin, di ba? Sometimes, they don't content with what you have done to them. Parang, kasi wala nang contentment ngayon, kumbaga. Pero when you know the Word of God, when you know yung mga pangako niya, it's easy to, okay, you can go. I can still move on, I can still going on. Why? Hindi naman yung hininga ko sa'yo. Kumbaga parang, yung hininga mo, hindi naman hawak nila. Kumbaga, diba? Hindi na hawak ng ibang tao yung hininga mo. So, you can go on. Diba? So, you can breathe. Because, hindi nila, ang may hawak ng buhay natin, tandaan natin, ang may hawak ng buhay natin, isa lang. At yun ang Panginoon. When He said, stop breathing, then we stop breathing. Ganun lang yung kadali. Diba? Pero, kung nireject tayo ng tao, go on. Continue to move on. Diba? Hindi hinto ang buhay mo kung nireject ka ng tao. Patuloy ka lang. Kasi may pamilya ka, may mga kaibigan ka na totoong nagmamahal sa'yo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon, sabi ni Lord, huwag kang matakot. Pray for Him. Tell what, kung gusto mong magsabi ng istorya mo sa kanya, He can listen, diba? At tandaan mo yung mga salita niya, sabi niya, diba? When someone is praying heartily, kumbaga parang talagang
galing sa puso mo yung pinapanalangin. But don't pray na nang ka ano, sabi ng Panginoon, sasagutin ko yung prayer ng tao sa puso talaga, pero hindi yung may kadiliman. I mean, yung parang nagpe-pray ka ng curse someone else, God will not answer it. Okay? Pray for blessing, pray for healing, pray for diba, praying not to be cursed, but pray for someone else to be blessed, for someone else to be healed, for someone else to be whole. Ganun dapat. Kaya tandaan natin, ang prayer, hindi yan, kasi sabi ni Lord sa Panginoon, sabi niya sa word niya, pag nanalangin ako, sasagutin niya. Ask yourself first, kung ano yung pinagpipray mo, baka naman, pang sariling prayer lang, hindi yan sasagutin. At remember na, ang heart ang tinitignan ng Panginoon when you pray. He see, he look at your heart. Ano ba talaga yung pinagpipray mo? Ako sometimes, isa lang. Actually, until now, isa lang pinagpipray ko. Lord, heal me. At tanggalin mo ko sa sitwasyon na meron ako ngayon. Diba? Kasi, hindi ang tao ang pwede magpabago sa atin, kundi ang Panginoon lang. And I always ask for that, nagpagalingin at baguhin ako ulit. Kumbaga, kung dati binago niya na, baguhin niya pa ulit ako ngayon. In a way na, kung stage 3 yung pagbabago ko before, gusto ko ulit ng stage 4 na pagbabago. And yung faith mo, mas lalong tatatag. Kaya, I'm still praying for those people who are rejecting me or ano yung parang tinuturo ka, dinidiin ka. I just praying na, Lord, patawarin mo. Kasi they don't know what they are talking. They don't know what they are doing. Oh, sa totoo lang. Kaya, ay, galit? Wala akong galit. I am, kasi pag may galit ka, makikita yun sa aura ng mukha mo. Wala akong galit. Nagmamahal ako, kaya... Mahal ko sila, kaya nga, oh, diba? Diba, na-miss ko kayo, kaya gusto ko sana mag-live. Sabi ko, until, sino kayang manonood sa akin? Pero I'm not expecting 120 who are watching with me. Wow, God bless you. Diba? Oh, malis yung isa. Oh, minsan kasi may CCTV. Sometimes, it's better to be silent. Meron ako ditong, ano, eto. Ito na, screenshot ko. Nagustuhan ko kasi siya, okay? At gusto ko sana i-share sa community ko. Kaya lang, wag na lang, sabi ko. Ewan ko kung nandito pa yon. Some, ano, thought lang naman. Okay. Sana nandito pa. Ito, nandito. Alam mo ba? Okay, ito, nabasa ko lang to, ah. Alam mo ba kung anong mahirap sa ibang tao? Madali sa kanila ang manghusga, pero sarado ang ilong nila sa pagdating sa baho nila. Ayan. Ang cute nung girl, di ba? Alam mo ba kung anong mahirap sa ibang tao? Madali sa kanila ang manghusga, pero sarado ang ilong nila pagdating sa baho nila. Di ba? Sometimes totoo yun. Di ba? Marilyn Urig, let's talk. Less mistake. Tama. Golden Angel, I love you po. Ma'am Golden Angel. Hi, John, Kite, Bernadicto, Rose TV. Smile lang siya. Okay, eto pa. Don't listen to what people say behind you. A lion never looks back when a small dog barks. Oh, asan ka pa? Minsan, naano ko, wow, oh ano, hindi mo kailangan. Thank you po, Ninita Galvez. Yan, okay, Rose TV. Oo nga, totoo. Natuwa nga ako kasi sabi ko, i-save ko, ilagay ko sa community ko. Pero sabi ko, maraming magre-react, kaya... Sinave ko na lang dito. Yan. Diba?
Lisel, shoutout daw. Yonel Yape, shoutout. Oh. Kaya, talaga? Kaya tinatakpan nila yung amoy nila? Kaya hindi nila maamoy yung amoy nila? Ha? Thank you, Ma'am Edna Dalesan. Alam ko po yan. Ah, o, tingnan nyo, bigla pong naging 137. Thank you sa lahat ng nandito. Alam ko, hindi lahat agree. Alam ko yung iba, dinidelete na ni Daisy ngayon. Kasi bakit? Naamoy na nila yung sarili nila. Okay. Sabi dito, sa Mika, o Mika, 6-8. Act justly. Love, mercy, walk humbly. Diba? Isa lang to sa mga word. Pag nakikita ko yung phone ko, minsan, ano bang dapat mong gawin? Would you fight? No. Just listen. Just silent. And remember his word. Yan, diba? Kaya, at saka syempre, laban lang. Kung mapatas, maging patas lang tayo sa buhay. Yan. Para wala tayong maapakan. Diba? Yun lang. Yun lang masasabi ko ngayon. Oo. Hi, Icon. Okay, salamat po at napadaan ka. Sabi nga, sa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nasaan ang peace mo? It shows us in our face, kung talaga may peace ka, nakikita yan sa mukha mo. Even the way you speak, even the way you move, the way, nakikita yan sa puso mo, nakikita yan sa mukha mo. Diba? Oh. Ang peace ko ay nasa Panginoon. At dun nang gagaling yon. Okay. Simple as that. Saan nang gagaling ang kayaan mo? Nasa Panginoon. Saan nang gagaling ang kapayapaan ng puso at mind mo? Nasa Panginoon. Hindi mo yan makukuha kahit kanino. Pwedeng mga maraming magbigay ng advice. But, the true peace is in the Lord. Wala sa ibang tao, kundi nasa Panginoon. Totoo yan. Ako naniniwala ako dyan. Lalo nung unang-una pa lang, as in grabe yung andun yung heart, broken heart mo, andun yung bigat, lahat na nandun eh. Pero, when you remember the word, when you read this word, parang nare-renew ka ulit. Parang, kung ano. So, isa lang ang prayer ko. Until now, isa lang ang prayer ko. Let God heal me where I am right now. And let God also use me more in His kingdom. Yun lang. Yun lang yung, sana tanggalin niyo na ako ngayon kung nasan ako ngayon. Kasi gusto ko na rin magamit ulit. Ang sarap po kayang mag-serve sa Panginoon. Napakasarap. Although, yes, parang may mga time na naboboring ka, no? Pero, hindi eh. Babalik ka. Kasi, alam mo, na dun ka nagiging masaya. Alam mo, nagiging payapa ka sa presensya ng Panginoon. Diba? Yun lang. May i-share ko sa inyo. Kaya, hindi siya sabing perfect ako, ha? I'm not perfect. Okay lang yung The Explorer at 74. Okay lang. I'm not perfect. Lahat po, hindi tayo perfecto. Okay? Pwede tayong madapa ngayon. Bukas makatayo tayo. Okay. Pero lagi nyong tatandaan, madapa ka man, humawa ka ulit sa Panginoon. Huwag kang hahawa kung kani-kanino. Okay? Pag nadapa ka, okay lang yan. Stand still and hold on to the promises of God. Hold on. Kumbaga parang ano yan eh. Yung umbrella ng Panginoon. God will give you the umbrella para hindi ka mabasa. And dahil tao tayo, pumapalag tayo. Ayoko nga dyan. Lalakad dito. So yung umbrella, sunod na sunod sa'yo. Even God give you the umbrella of His blessing. Minsan ang tao makulit, di ba? Aalis, tatakbo dun sa'yo. Di na mabasa sila.
So, kung alam mo na, na nababasa ka, go back kung sino may-ari ng umbrella. Para ma, hindi ka na mabasa. So, ganun lang. Ini-example ko lang in a simple way, no? Ako, nadadapa ako. Maraming beses na. Okay? Pero isa lang ang tinatakbuhan ko. At yun yung Panginoon. Walang iba. Kasi wala naman ibang pwede magpatayo sa'yo dyan, eh. Tao. Ha, sabi niya, iaano ka pa, i-condemn ka pa kung saan ka nadapa. Diba? But, remember na may Panginoon na nakatingin sa'yo. Yan. Yan lang ang sasabi ko at may share konting ano lang, word of God. Siguro naman okay lang mag-share ng word of God, diba? Kung may pa-games tayo, pero iniisip pa namin ni Daisy kung ano yung mga ipapa-games namin. Actually, meron na kami tatlong question. Basta pinag-aaralan pa namin, hindi namin basta-basta ipapa-games sa inyo nang hindi namin pinag-aralan. Okay, so pinag-aaralan pa namin yan. But today, I just wanted na in a simple time lang na ganito, maiksi. Pero gusto ko sanang ma-share ang kumbaga. Ano yung ba yung nagiging reason? Bakit gumaganda ka ta? Bakit maganda ka pa rin? Bakit maganda yung aura mo? It because of the word of God. It because you have that faith. You have that, di ba? Kumbaga parang nadapa ka nga, okay? Sa putikan, okay? But, God tell you, maliko ka at lilinisan kita. Then it is. Ganun lang kasimple yun. Nadapa man ako, lahat naman ng tao nadadapa. Walang hindi nadapa. Sometimes, nasa maliit na putikan ka lang nadapa. Pero may iba, napakalaking putikan. As in, nalagang pati buong likod niya nadala sa pagkadumi. But, every time, lahat ng tao na nadapa, pag tumakbo sa Panginoon, nalilinis siya. Walang sukat kung maliit o malaki yung putik na nadapaan mo. Wala yun sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, lumapit ka at siya yung maglilinis sa'yo. So, ngayon, baka ngayon, nadapa ko sa malaking putik. Pero yung sila, nadapa sa maliit. Pero later on, magpakapalit yan. Possible na ako naman ulit yung madapa sa maliit, sila naman sa malaki. So, ganun yun. Hindi lahat ng tao nadadapa in the same the same time na the same putik rin. Okay? Meron yan nadadapa. Mas maliit pa sa'yo ang putik na nadapaan mo. Kung ba't natisod ka lang or natisod mo lang yung putik. But, remember, there's someone, there's God na maglilinis sa'yo. Kahit ano pa yung kinadapaan mo dyan. Okay? Yun lang yung lagi natin tatandaan. People, minsan nga, bahala ka maglinis sarili mo. Wala lang kaming tubig dito. Mahirap magbayad ng tubig ngayon. Di ba? Marami pa sinasabi. But when you run into Him, He don't ask you anything. Just give it. Lord, madumi na ako. Sorry. Diba? Sorry, kasi mali ka ng tinakbuhan. Sorry, kasi hindi ka nakinig. But always remember, kahit ka pa nadapa, yung yakap ng Panginoon, lagi yan nakahanda para linisin ka at yakapin ka. Yun lang yung pagtawanan ka sa pagkadapa mo. Okay lang yun. Remember, God is looking. Okay? At hindi makakaligtas kung ano yung mga ginawa. It's easy to laugh. Diba, sa totoo lang, tayo naman magkakaibigan pag may natiso, diba? Tatawanan pa natin. Yan, kasi tanga, diba? But, the reality in life, pagka tayo natiso sa malaking putik, ang pinakamasakit, yung totoong malapit sa'yo, yung pa yung pagtatawanan ka. Ayun yung masakit. Kaya nga, sabi nga, ang tao, pwede kang, kahit nga, siguro, best friend mo pa yan, pagtatawanan ka pa rin. Pero remember God,
Remember the Creator. Hindi ka pagtatawa nun. Yayakapin ka pa nun. Okay lang yan. Hindi ka dito. Lilinisan kita. Ganun si Lord. Kaya, oh, di ba? Ang sarap mag-share. Sa totoo lang. You cannot share kung hindi mo na-i-experience. Pero when you know and you go there already at nakaahon ka sa experience na yan, you can share it to the people. At ang sarap, kahit hindi ka na minsan magbasa eh. Magbasa ka ng isang word, continue yon. Lalabas ng lalabas na yun. Kasi bakit? You go there already at nakaahon ka. The victory is in the Lord. So bakit ka magpapalugmok dyan kung alam mo kung nakanina yung victory? Yeah. Oo. Ah, kaya, minsan, napapalakpakan ko yung Panginoon. Lord, alam ko, marumi ako. Pero thank you for your blessing. Thank you for your mercy. Diba? Thank you for your grace. Yung grace ng Panginoon, bakit ka nakakabalik? Yung grace ng Panginoon, bakit ka buhay pa rin ngayon? Diba? Sa totoo lang, pwede naman, pitikin na lang ng Panginoon, wala na akong hininga. Diba? Ganun kasimple lang yon. But, yung mercy niya, yung grasya niya, ang nagpapatuloy kung bakit ako nakatayo ngayon. Kung bakit tayo nandito ngayon at nakikita nyo pa rin ako ngayon. Thank you sa Panginoon, di ba? Thank you, guys. Ay, grabe, nagiging emotional ako pagdating sa ganito. Alam nyo, mga ka-loves, I love you po. Sobrang salamat sa suporta. Malapit nang mag-July, ang tabayanan nyo. May ticket na tayo. Of course, binila na tayo ni Amo. At, kita-kits tayo dyan. Alam ko na yung mga nag-message na sa akin kung anong dadalhin nila. Sobrang salamat. Ngayon pang, alam kong maraming pagkain. Ha? See, it is a blessing of God. Yung mga tao, hinihipo ng Panginoon to bless someone else. So, thank you sa Panginoon. Binibless ako o binibless tayo kasi hinihipo nyo yun ng Panginoon. Okay, itong taon to magdadalang gato. Isiwi nyo, may bigo, may pili, may lechon, ano pa? At alam ko, mayroon akong ano na siya sasagot sa catering. Ma'am, ngayon pa lang pinapasalamatan ko na yan. Sobrang salamat po in advance. Yan. Diba, sometimes you don't know when God bless you. Hindi mo yun namamalayan. Oo, mararamdaman mo, wow, God bless me now. O diba? Ayun lang, as long as naging totoo ka sa nararamdaman mo sa Panginoon, it's tinitignan ng puso natin. Remember that. Tinitignan. And don't curse someone. Don't curse. Never curse someone. Never pray for cursing someone. Never. Wag natin gagawin yan. Tandaan natin. Hindi ang tao ang pwede magbalik kundi ang Panginoon. Kaya never curse someone. Okay? Kahit ano pang galit natin doon sa tao, wag tayong mag-curse. Pray blessing. Pray protection. Yan. Yan lang ma-share ko sa inyo mga ka-loves. It's 1:30 na may gift. Ay, so, ang daming nanonood. 110. Thank you po. Hindi ko inespekto. Kung kailan kami magpapa-games this week yan, abangan nyo yan. At yan, Ma'am Lee Dunesa, shoutout po. Yun, abangan natin lahat ang pag-games namin, pag-aaralan pa namin yan. So far, sa totoo lang, nag-aantay ang aking laplansyahin marami. Pero kasi naisip ko, sayang yung time. Parang gusto kong munang mag-live tapos magpa-plansya na ako. Ba? Diba? At yun mga ka-loves, thank you. Naiahon ko yung isang live ko ngayon. Just please pray for me. Pray for me. Kung nasan ako ngayon, pray for me. Gusto ko pong mag-heal na ako. Yun yung pangarap ko, yun yung panalangin ko, na ma-heal na at makaahon na ako kung nasan ako ngayon. Color? Any colors? Black. Pinaka-favorite ko color. Black. Sa lahat ng kulay. Kasi di ba pag chubby ka, parang pag kulay itim, ang payat mo tignan. Yan. Okay, shoutout ulit, ma'am. Lahat na nandito ngayon, shoutout po. Ma'am Susan, ma'am, yan sa ate ko. Tiwala lang, kla, thank you. Sobrang salamat. Ma'am Golden Angel, kay ma'am Arlene ulit, kay ma'am, kay Christelle at kay Sir Dom.
Kay Ma'am Evelyn at Sir Jun Apilado, shoutout po ulit sa inyong lahat. Yan. Stephanie, yan kay Susan, Jonah, Joben, Morso JR, Absidi, Amelita, Lazada, Cherry, Analisa yan. Luz Ragono, Totsilino Family, Purong Toy Guapo, Duke Camera, and Shalib Farman, Alan, Hinemo, Joy Javier, Tess Rinonos, Flory Pupa, Ma'am Flory, Gina Enkel, Mernalita Nyere, Joben Castor, Bing Hawood, Noemi Damian, Gemma Gading Sales, Madeline Escobal Romero, and Peps Escobal, yan. At yan, tulad ng like ko siya na shoutout ang ating mga magigiting na commentator. Magigiting talaga. Si Ma'am Mila Corpus, yan. Sir or Ma'am Rutsky, Senang 6, Norway 942, and Judith Kalalang. At sa lahat ng aking mga kalabs na patuloy na lumalaban sa komento, sobrang salamat po. Please, be aware lang tayo sa mga comment natin na the way we speak, it is show who we are. So please, kung alam, proud ako sa inyo mga kalabs kasi napaka, ano nyo po, as in, proud ako. Bakit? Nakikita ko kung sino yung mga kalabs ko. At alam ko kung mga ano-ano klaseng meron ta. Kung mga parang ugali ba na meron ng mga kalabs ko. Sobrang salamat po. At God bless you. And God heal you kung anong meron nararamdaman kayo ngayon. Let healing of God flow in your life. Let provision, let blessing will flow in your life, in your family. And I pray also for brokenness, mahilid na. Yan. In Jesus' name. Yan. Salamat mga loves and ingat. Yan. Sobrang thank you po. Nandito kayo. Thank you mga kalabs. Thank you. Yan. Sobrang salamat. Salamat. Paalam. At keep holding on. Keep holding on to the promises of God. Yan. Diba? Thank you. I love you. I love you all kalabs. Thank you. Bye-bye. Magpa-plan na ako. Marami ang plantsahin. Inuna ko lang kayo kasi na-miss ko kayo. Yan. Yan. Lahat po ng mga kalabs ko, proud ako. Kasi nakita ko kung paano at sino sila. The way they comment. Yan. The way they act. Yan. Kasi talagang makita mo mga professional talaga. I'm proud of you mga kalabs. Bye-bye na. I love you. Ingat ang lahat. Thank you po. Yan. Dumaog Jay, shoutout. Tisusa, shoutout. Sa lahat ng hindi ko pa na siya shoutout sa inyong lahat. Please, sa susunod na live ko, i-comment nyo na agad kung sino yung gusto nyong i-shoutout. Okay? I love you, kalabs. Bye-bye. Hindi pa ako nagbabasa ng komento, ha. Kaya, please, sa susunod na live ko, i-comment nyo na yung gusto nyong i-shoutout. Yan. Happy birthday to those who are celebrating their birthdays today and kahapon kay Silo. Happy birthday ulit. God bless you and Jesus loves you. Bye-bye mga loves. I love you all. Thank you. Bye. I love you.